Magandang araw mga bata! Kamusta kayo? Ngayong araw, marami naman tayong matutunan sa ating aralin sa Philippine 6. Ako si Teacher Sharon, ang inyong guro para sa aralin ito. Ngayon mga bata, alamin muna natin kung ano ang ating layunin sa linggo ito. Una, nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang pabula. Pangalawa, nagagamit ng wasto ang mga pangalan sa pakikipag-usap sa iba't ibang sitwasyon. Pangatlo, nakapagsipi ng isang talata mula sa huwaran. At pang-apat, naiugnay ang binasa sa sariling karanasan. Ngayon mga bata, magbigay mo na ako ng mga paalala kung ano ang dapat gawin. Una, ihanda ang inyong kwaderno at ballpen. Pangalawa, maupo ng maayos at makinig ng mabuti sa guro. Balik-aral muna tayo mga bata. Ano nga ba ang ating aralin kahapon? Okay, tama! Tungkol sa pangalan. Ano nga ba ang pangalan? Ang pangalan ay bahagi ng pananalita na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari. Ngayon mga bata, meron na po mga salita na makikita din sa TV's video. Gusto kong basahin yung video ng maayos. Jillian. Pusa. Gamit. Bahay. Pasko. Mga bata, meron akong ipapakita sa inyo ng mga larawan na makikipin inyo sa TV screen. Tingnan nyo mabuti kung ano yung nakikita sa bawat larawan. Unang larawan. Pangalawang larawan. Pangatlong larawan. Pang-apat na larawan at panglimang larawan. Okay, ngayon mga bata, tukuyin ninyo kung ito ay pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Unang bilang, salitang Jillian. Pangalawang bilang, damit. Pangatlong bilang, bahay. Pang-apat na bilang, Pasko. At panglimang bilang, aso. Bigyan ko kayo ng 3 minuto sa pagsagot. Okay, naintindihan niyo mga bata? Okay, tapos na mga bata. Ngayon, tignan ko kung tama ba ang inyong mga sagot. Okay, ano ang inyong sagot sa unang bilang? Salitang Jillian. Okay, tama. Ito ay pangalan ng tao. Pangalawang bilang? Salitang damit. Ano ang inyong sagot? Bagay. Very good. Palakpakan natin ang ating sarili. Pangatlong salita. Bahay. Ano ang inyong sagot? Lugar, tama. Pang-apat na bilang, salitang Pasko. Ano ang inyong sagot? Pangyayari, very good. At panglimang salita, aso. Ito ay pangalan ng hayop. Okay, palakpakan natin ang ating sarili dahil nakakuha tayo ng tamang sagot.
Kaya ngayon mga bata, tatalakayin na natin ang inyong takdang aralin. So ano nga ba yung takdang aralin na binigay ko sa inyo kahapon? Okay, tama. Alamin ang dalawang uri ng pangalan. Ano nga ba ang dalawang uri ng pangalan mga bata? Okay, una ay pangalang pantangi. Pangalawang uri ng pangalan mga bata ay pambalana. Okay, very good. So, ano ang pangalang pantangi? Ang pangalang pantangi ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Ito ay nagsisimula sa malaking titik. Ang pangalawang uri ng pangalan ay ang pangalang pambalana. Ang pangalang pambalana ay tumutukoy ito sa pangalang pangkalahatan tulad ng pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. At ito ay nagsisimula sa maliit na titik. Ang pambalana ay nahati sa tatlong uri. Unang uri ay tinatawag nating tahas. Ito ay tumutukoy sa mga salitang may pisikal na katangian. Kaya ito ay ating makikita at mahahawakan. Ang pangalawang uri ng pambalana ay tinatawag nating basal. Ito ay tumutukoy sa anumang salitang walang pisikal na katangian. Kaya ito ay hindi natin makikita at hindi mahahawakan. Kaya ito ay isang kaisipan o isang konsepto lamang. At ang pangatlong uri ng pambalana ay tinatawag nating lansakan. Ito ay nangangahulugan ng dami o kalipunan ng marami. Ang pagsipi ng talata mula sa huwaran ay pagkuha o pagkopya ng talata o mga salitang naglalaman ng nakikita, naririnig, at nadarama ng isang tao kung saan ito ay nakapagbigay inspirasyon sa iba. Ano yung mga bata para sa iyong gawain? Panito, suriin ang uri ng pangalang may salungguhi kung ito ay pangalang pantangi o pambalana. Kung ang pangalan ay pambalana, ibigay kung anong uri ng pambalana ito. Isulat ito sa inyong kwaderno. Naintindihan mga bata? Unang bilang, si Ana ay naglilinis ng bahay. Ano ang inyong sagot? Pantangi? Pambalana? At anong uri ng pambalana ito? Tahas? Basal? Lansakan. Pangalawang bilang. Ang aking kuya ay masunuring sa magulang. Ano ang inyong sagot? Pantangi? Pambalana? Anong uri ng pambalana ito? Tahas? Basal? O lansakan? Long bilang. Kasing tigas ng bato ang kanyang puso. Ano ang iyong sagot? Pantangi? Pambalana? Anong uri ng pambalana ito? Tahas? Basal? Lansakan? Pang-apat na bilang. Marami nang nagkakasakit sa Pilipinas dahil sa COVID-19. Ano ang inyong sagot? Pantangi? Pambalana? Anong uri ng pambalana ito? Tahas? Basal? Lansakan? Panglimang bilang? May bago kaming alagang pusa sa bahay.
ano ang inyong sagot? Pantani, pambalana. Anong uri ng pambalana? Ito. Tahas, basal, lansakan. Bigyan ko kayo ng 3 minuto sa pagsagot. Pilihan mga bata. Tapos na mga bata. Ngayon, tignan ko kung tama ba ang iyong sagot. Unang pangungusap. Si Ana ay naglinis ng bahay. Ang sinasalubong salita ay Ana. Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay pantanging. Okay, very good. Pangalawa. Ang aking kuya ay masnurin sa magulang. Ang sinasalubong salita ay kuya. Ang tamang sagot ay pambalana. Ngayon, anong uri ng pambalana ito? Ang tamang sagot ay tahas. Pangatlo. Kasing tigas ng bato ang kanyang puso. Ang sinasalambulitang salita ay bato. Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay pambalana. Anong uri ng pambalana? Ang salitang bato. Okay, tahas. Ang apat. Marami nang nagkakasakit sa Pilipinas dahil sa COVID-19. Ang sinasalambuhitang salita ay Pilipinas. Ano ang tamang sagot? Tama! Pantangi! Very good! At panglima, may bago kaming alagang pusa sa aming bahay. Ang sinasalambuhitang salita ay pusa. Ano ang sagot? Tamang sagot ay pambalana. Anong uri ng pambalana ito? Okay, ang tamang sagot ay tahas. Okay, very good. Palakpakan natin ang ating sarili dahil nakakuha kayo ng tamang sagot. Ngayon mga bata, para sa inyong takdang aralin, tandaan at isa-isip. At isa-isip mga bata, ang dalawang uri ng pangalan ay at pantangi ay tumutukoy sa tiyak ungalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Nagsisimula ito sa malaking titik. Ang pambalana naman ay tumutukoy sa pangkalahatang ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Nagsisimula ito sa maliit na titik. May tatlong uri ang pambalana. Ito ay ang mga tahas, basal, at lansakan.
ito ay may katangiang pisikal, kaya ito ay nakikita at nahahawakan. Naman, kung ito ay walang katangiang pisikal, kaya ito ay hindi nakikita at nahahawakan. Ngunit, ito ay isang konsepto o kaisipan. Tinatawag naman itong kung ito ay nangangahulugan ng dami o kalipunan ng marami. Ang pagsipi ng talata mula sa huwaran ay pagkuha o pagkopya ng talata o mga salitang naglalaman ng nakikita, naririnig at nadarama ng isang tao, kaya ito ay nakapagbigay inspirasyon sa iba. Taglay ng mga pabula ang kagandahang asal at mabuting pamumuhay sa mga tao, lalo-lalo na sa mga kabataan, kaya sikaping unawain at ilagay ang sarili sa nararamdaman ng may akda upang ito ay lubos na maunawaan. Kailangang isapuso natin ang mga magagandang aral na ating natutunan upang ito ay magsilbing gabay sa ating pamumuhay at maging ehemplo sa iba. At dito nagtatapos ang ating aralin sa umagang ito, mga bata, sa Filipino 6. Ito si Teacher Sharon, ang inyong guro, nagsasabing hanggang sa muli.